BTS MEAL Winasak at Sinira ng isang Grab driver. Ayon dito sa Pangasinan Daily Chika, umalma ang mga army nang mabasa nila ang screenshot ng pag-uusap ng mga delivery riders tungkol sa paborito nilang K-pop group na BTS. Ayon umano sa mga riders, Biot ang mga BTS, ibig sabihin ay bakla daw. Ano ang mga ito? Hindi umano pumayag ang Pinoy Army sa pangbabash ng riders, kung kaya't nireklamo nila ito at nagresulta nga pagkakasuspindi ng ilang delivery drivers ng Grab Philippines. So ayan, sinuspindi na ang ilan sa mga delivery Grab drivers dahil sa pang-aasap nila sa BTS. Grabe no, naging personal na. Ginawa nilang big deal. So ayan, tapos dito naman, may kumalat na video na isang nagmamalasakit sa Grab drivers o baka isang Grab driver, bumili ng BTS meal at winasak ito. Tara, panoorin natin. Ito siya. So guys, no, order na ako. And nagulat ako pagbukas ko ng paper bag kasi ito yung nakikita ko ah. Ang dami yung post. Tapos nakita ko ito. Holy shit. Hiniwalay na nila kasi ang dami daw nag-piss. What a dumb shit. Hiniwalay daw yung paper bag kasi daw masisira. Gagawin sa nilang gawing parang remembrance o memorabilia. Ito hiniwalay ko na lang. Hiniwalay yung dalawang baso. So yun ah, tinanggal ko na yung mga laman kasi mas mahalaga sa akin yung pagkain sa mga laman nito eh. Thank you. Tinanggal niya raw yung mga laman dahil mas mahalaga daw yung pagkain, yung laman ng binili niya. So, ito ba yan? Ito ba yung sinareklamo? Ingatan ka. Ano ba ito? Winasak. Kawawa yung mga rider eh. Kawawa yung ride. Kawawa daw yung mga rider. Ibig sabihin, connected siya doon sa mga Grab drivers. Dere. Ito. Creative. Yun, Winasak, Sinira, pinunit ng isang netizen kung sino naman ito. So, anong mararamdaman niyo mga BTS Army? Kulagot ka dyan. Basahin natin yung comment section. Sabi, ang pinaglalaban ni Kuya ay yung mga rider na halos apakan sa ulo ng mga toxic fan dahil nalukot yung packaging. Siguro nangyari sa kanya yun o napuno na siya dahil sa toxicity ng fandom. I rather have my opinion on my own to this topic kasi di naman ako apektado. Pero nung napadaan sa feed ko to, pinanood ko and it is a valid rant done in extreme way. I won't do the same but I can't blame him. For the cloud talaga, kahit kabobohan. Okay lang kuya, thank you for purchasing. Satisfying video. BTS Biot. Ang okay daw ng ibang fans kasi ayaw malukot yung paper bag ng mga McDo BTS meal. Ang iba minsan lang naman makakabili niyan, hindi naman mura ang 270. So for them, baka di nila afford next time, kaya why not take care of the paper bag? A simple souvenir na at least. Natry nila ang pinaka-aabangan nila na BTS meal. Baka nga yan lang ang afford nila. Na closest thing to a BTS merch. Tapos hihiritan nyo pa ng BTS Biot. Anong klaseng isip yan? Yung paper bag na yan is happiness for them. Don't be an asshole and be kind. Credit to the owner. Hindi nyo rin naman masisisi ang mga army kasi kasama po sa binayaran ang cup at paper bag, pati na din po yung pinaglagyan ng nuggets. Yun na lang po, salamat. May mga tao talaga gusto sumikat tapos gumawa pa ng video na ganito. Hirap kasi magpo-post ngayon kung ano ikakase mo, yung iba ay kamamatay niya. Mga kulang sa aruga, ang ganitong klaseng tao. Mababaw lang kaligayahan ng ibang tao tapos may bibideo ka lang ng ganito. Mukhang kulang sa aruga. No offense, di naman sila Diyos para sambahin. Pati ang totoong Diyos, magagalit na din yata. May umamin na God na daw nila ang BTS. Dahan-dahan lang din sa sinasamba nyo. Pero kay kuya,
Wag gay on respeto na din para sa bawat isa. Di ako fan ng BTS pero sana wag gumawa ng ganitong video. Oo, may nasuspinde na Grab driver sa kadahilan ng nagsabi ng BTS Biot. Saka yung mga driver na pilit nilalamukos yung BTS na supot. Grab driver ako. Pag may remarks na pakaingatan yung paper, syempre gagawin na lang. Kasi kung wala customer, wala tayong kikitain. Kaya tumutumal masyado kay Grab dahil sa issue na yan. Nadadama yung nag-aanap buhay ng marangal. To BTS Army naman po, sana minsan maging considerate tayo sa mga riders. Kasi di po biro ang mag-deliver maghapon sa initan. Kung may pinagdadaanan ka, huwag mo idamay ang mga tao sumasa sa simpleng buhay. Sa simpleng bagay, nakakaawa ka kuya. Napaka-bitter mo sa buhay. Paano ka naging kawawa? Pasalamat ka at may trabaho ka. Pwede siyang merch guys. Nagupit din naman tayo sa dyaryo at magazine before para sa mga idol natin, di ba? Kanyan din sila. Let them be. Di nyo naman pera pinambili dyan. Sinuspindi mga rider dahil sa army ng mga BTS? What the fuck? Kalokohan! Feeling nyo manotice kayo ng mga bayot na yan sa pagtatanggol nyo sa mga papel? Baka tinatawanan pa kayo sa ginagawa nyo. Nagtataka lang ako bakit BTS meal in order niya kung pagkain lang talaga yung importante sa kanya. Ba't hindi siya umorder ng chicken nuggets lang at fries? Di na abala sa rider, mas makakatipid pa siya. Mga galit kabataan oh, kasi daw literal daw pag-intindi ko sa army. Bakit ba ang BTS Biot ba't literal nang binigyan ng meaning na BTS Biot para ma-educate kayo na ang meaning ng BTS Biot ay BTS Life or Life of BTS kasi bio means life. Hahaha, silent tingala. Kayo tong mga bobo ay akala nyo masama ang BTS Biot, hindi kaya. Hahaha. Kahit ano pa sabihin nyo dyan, mga pro-BTS or anti-BTS, isa ang sigurado dyan, ngiting tagumpay na naman si McDonald kasi madami na naman silang sale sa buong mundo. Bahala na daw kayo mag-away-away. Yan, nilalaro lang kayo ng mga yan. Yung iba dito sinasabi, I'm not a fan of BTS ko no. Hahaha. Pero idol talaga nila yun, promise, gawain ko yan dati. Hahaha. Tangin na nyo. Oo nga eh, yung mga nababasa ko mga pass. Sinasabi nila, I'm not a fan, pero apektado. Gaya nito, not a fan of BTS, but this video is napakapapansin. Hakot views, porke mainit sa mata ng ibang tao. What the fuck, sabi ni Nancy. Not a fan, pero concerned siya. Army daw, pero ayaw sa ROTC. Oo nga, no? Alam niyo bang tinuring na namin God ang BTS? Ang kakapal na mga mukha niyong ganyanin lang gagawin niyo sa mga paper bags na may logo ng idol namin. Nakakahiya na talaga kayo. Huwag na kayo bumili ng makto kung ayaw niyo ng BTS. Don't worry mga idol, paglalaban namin kayo hanggang sa kamatayan. Oh no! It's Purple Hearts. Oh, kamatayan, Aero no? 312 reactions. God na raw niya ang BTS. Ako patay. Yan na po. Kinakatakot. Ang idolatry na pinagbabawal sa Biblia na umiidolo ng eto, ano nga ba ang idolatry? Extreme admiration, love, or reverence for something or someone. Ayan ang sabi sa Biblia. You shall have no other gods before me. This is expressed in the Bible. In Exodus 23, Matthew 4:10, Luke 4:8, and elsewhere. You shall make you no idols nor graven image, neither rear you up a standing image, neither shall you set up an image of stone in your land to bow down unto it, for I am the Lord your God. So, ayan, what God says about idolatry. Mga idol, ganyan. So, yung idol na yan, na BTS na sinasabi nila, ginawa na raw ng God nito ni Aaron. Sabi dito, alam niyo ba tinuturing na namin God ang BTS?